Welcome back to my channel. This is your Ate Jologs again. So for today's video, ang gagawin po natin ay ituturo ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit po ni Ate Jologs paano gumawa ng nail extension at ano-anong mga tong mga benefits po ito. So start na natin, guys. Start na tayo, guys. Ito na po yung ginagamit ni Ate Jologs na mga product, mga tools na ginagamit sa pag-extension or pag-acrylic paggawa ng kuko. Ito po yan siya. So, first of all, among these tools, una kong i-introduce sa inyo, guys, ito. Ito po yung ginagamit ni Ate Jologs. Yung nipper niya, pusher at saka brush. Siyempre hindi muna diretso sa pag-acrylic. So kailangan mo munang linisin yung mga cuticle line dito. Okay? So pwede kayong gumamit niyan, drill. Ayan, pwede kayong gumamit ng drill sa pagtanggal ng mga cuticle line. So next, ito naman po ay brush. Pag tapos na yung acrylic, 'di ba may mga ano na, may mga dusk na. So, ito yung gagamitin nyo pagtanggal ng dusk. And then, ito po yung cutter ng acrylic plastic nails, which is ito po siya. Ito yung ginagawa naming extension. Kuha tayo ng isa para makita ninyo kung ano talaga tong plastic nails. Yan po siya, guys. Ayan. So, ini-extension yan sa tip, sa dulo ng tip ng nails nyo. Okay? So, yan po. Iyan po ang panggamit ng pangkat. Ang cutter. Okay, next. Ito po yung brush. Kinetics brush. So, hindi po gagana po ang acrylic kung wala pong brush. Hindi po kakapit ang acrylic powder pag nalagay nyo sa kuko nyo pag walang brush. Okay? And then, after that, buffer. Yan pong buffer, yung green magaspang po siya, guys. Tapos yung pangalawa, yung slight na magaspang. Yung ginagamit to, guys, before and after the acrylic. Before, for example, yung nag-ano kayo ng mga kuko, yung mga nag-ano ng cuticle line, so pwede kayong gumamit pang tulong din to remove yung mga ano, to remove the mga cuticle line at saka kailangan magaspang yung pagkagawa ng pagpiling nyo ng kuko. Then, ito naman po, pinakalas na pag halimbawa na nakalagay na kayo ng powder na file nyo na ng maayos, so naging normal na kuko na yung nails nyo, ito yung pang shiny. Okay? So, lahat ng acrylic, lahat ng hard nails na ginagamit para sa nails nyo, ang ginagamit po ng shape ng file po ay 150. Ayan, kasi ito pang hard nails talaga yun. Like yan, nag-acrylic tayo, ito po yung ginagamit niya. Okay? Then, ito po yung mga tools ng drill. Any shape ng drills na to. Kulang na siya, guys. May nawawala na siya. So, okay lang yan. Pero, hindi naman lahat ginagamit. Ginagamit yan dito. Ayan. So, ito yung tip. So, dalawang klase ng paggawa ng acrylic, full powder ng acrylic, or maglalagay ka muna ng nail tip kung hindi ka magano, hindi yung matagal. Okay? And then, ito po ginagamit na nail paper, nail form, ang tawag dito, nail form, pag full acrylic ang gagamitin nyo, ang gagawin nyo. Okay, guys. Then, after that, introduce ko yung pang-cleanser ng ano, cleanser ng brush. So, bago kayo mag-start po ng acrylic, so, kailangan yung linisin muna yung brush. Kasi, syempre, may mga dust na naiwan yan. May mga black pa siya. So, kailangan yung linisin muna bago kayo mag-start. So, bago kayo maglinis ng brush, syempre, ito po ang lagayan ng paglinis ng brush. Ayan. So, meron na siyang nakalagay na primer kasi may ginawa ako kahapon na acrylic. So, hindi ko siya muna tinapon kasi medyo okay pa. So, dito nyo ilalagay itong cleanser
okay, dito nyo ilalagay yung cleanser para linisin yung brush. Para linisin to. Okay? Ito, cleanser, brush, cleanser. Okay? And then after that, primer. Ito yung primer. Ito yung primer. Dalawa siya. So, bago kayo mag-apply ng powder, so, kailangan nyo siyang i-prep muna. Ini-nail dehydrator nyo siya. Ayan. Nail dehydrator. Prep step. Ayan. And then, manipis lang ang pag-apply nito, guys. Sobrang nipis. Parang babasain nyo lang ng konti. And then, yung prep. Primer. Ito yung primer. So, kailangan silang dalawa po. Hindi pwedeng, pag naggawa kayo ng acrylic, hindi pwedeng isa lang. Prep lang or primer lang. So, kailangan dalawa po siya para kumapit agad yung powder. Yan, yung mga powder na yan. So, next. Ito po siya ay yung monomer. Ayan, monomer. Ang tawag dyan, monomer. Ito yung mabaho. Yung talagang lahat ng buong salon ay mangangamoy talaga. So, talagang maano talaga naman nag-acrylic kami dito kasi ito talaga na ma-order to eh. Ayan, dito ko ilalagay to. Ito yung pinakita ko kanina na hindi ko tinapon, guys. Ayan. So, pwede pa to kasing gamitin. Malinis po siya. Ayan, malinis pa naman po siya. Ayan, pag naamoy mo yan, hanggang sa baga mo yung amoy. Ayan, ito yung monomer. Then next, after that one, mayroon tayong mga iba-ibang klaseng powder. Okay? So, alisin muna natin tong flower. Okay, ito yung Kinetics brand, double pink. So, ibig sabihin, pink po siya. Pro Performance Powder. Pink po ang kulay nito. So, parang, pag naglagay ka nito, guys, ay normal lang siya. So, ipakita ko. Buksan ko muna, guys. Ayan, ipakita ko siya. Ayan, mga iba-ibang ano, iba-ibang kulay, ganyan. Ayan siya. So, pink. Pink ang kulay niya, guys. So, ito. Light pink lang siya. Yung normal lang talaga, di ba? Yung ano natin, yung nails natin, may pink-pink sa pinaka-bungad, sa pinaka-cuticle line. Yan. Okay? Next. Next na ano na kulay. Brand naman po niya, IM. Ayan yung brand niya. Outdoor. Out the door. Ganun. Ayan. Yung kulay niya man nito, dito nyo makikita sa gilid. Clear polymer. Ayan. Clear polymer. Ibig sabihin, clear lang siya. So, pag binasa mo siya ng monomer, itong monomer, ito yung sinasabi ko, pag binasa mo siya, magiging ano na siya, kumpul-kumpul na siya. So, parang nagsisemento talaga kayo ng kuko nyo. Yan. Next na kulay ay white polymer. So, ibig sabihin, pag sinabi mong white polymer, ganyan ang kulay niya, guys. Yan ang kulay niya. White talaga. Ginagamit to yung panghalimbawa na gusto ng customer na mag-ombre nails. Ayan, mag-ombre or mag-french. Ito yung ginagamit. Okay? Then, after that one, natural polymer. So, pwede nyo siyang paghaluin tong dalawang to pag gusto ng customer na natural lang. So, pwedeng paghaluin niya. Maganda yung labas niya. Okay? And then, after that, beige. Ito naman, beige. Pag gusto ng customer na diretso may kulay talaga, beige, ayan po. Beige ang kulay niya. So, yan lang guys. So, ipapakita ko sa inyo next na video ko, next na vlog, kung paano gumawa ng step by step na acrylic nails. Kung paano, kung gaano katagal ang procedure ng acrylic nails. So, see you guys sa step, next video, next vlog ni Ate Jologs. Mag-start na tayo kung paano gumawa ng acrylic nails. Okay, guys. Thank you. So, ayan, guys.
na ipakita ko na sa inyo yung mga ginagamit ni Ate Jolox. So, the next video na gagawin natin, start na tayo. How to make the acrylic nails. So, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please subscribe, hit the notification bell, like, share na din para makakita yung mga gustong matuto paano gumawa ng acrylic nails. So, thank you guys and have a nice day and see you on my next vlog.